Sabi ng asawa ko, totoo to ha, sabi ng asawa ko sa akin, basketball lang yan para ka mamamatay. Sabi sa akin. Aba, binalikan ko siya. Talaga? Ba't ikaw, pag nanonood ka ng K-drama, naistorbo ba kita? Gano'n na pagka pinapanood ba si, ano, si Park Bo. Park Bo, puro sila Park eh. Tamo, yung babae, hindi naka-TS. Joke ko yun ha. Kunyari, hindi ko alam yung Park Bogum ha. Yung babae, hindi naka-TS. Bogum, Bobo. Nakarinig ako talaga ng Bobo. Hindi man dumating si Mayor, no? Ayun, tuloy itong joke na to, tuloy itong joke. Pag may woman's instinct kayong mababae, sana ginamit nyo para makatulong sa bayan. Sana po, nagtatawagan kayong mababae, Mare, oh, sumisipa yung woman's instinct ko. Kinukutuban ako. Ano yan, Mare? Nawawala yung 15 billion ng PhilHealth. Oh, sana nakatulong tayo sa bayan. Di ba? Kami mga lalaki, JC, pagkakakitaan namin yan kung kami may man's instinct. Magtatawa mo kayo ng JC, kikita, yayaman kami dyan. Hello, JC? Pare, sumisipa yung man's instinct ko. Sulat mo itong mga numero na to. 8, 12, 19, 21, 31, 37. Tatama sa loto yan. Yumaman tayo. JC, mahilig ka sa basketball? Ito. Nanonood ako ng basketball. Mararanasan mo to. May nakaranas na ito. NBA fans ako eh. Lakers ako eh. Oh, pero hindi sila nag-champion ngayon, kaya yung pag-uusapan natin last year. Noon sila nag-champion eh, masakit pa eh. Tama, pumapalakpak yun. Kasi hindi tayo nag-champion, Milwaukee Bucks na nag-champion, hindi ko pinanood. Nanood ako ng TV, basketball, 3 oras na ako nanonood, last 10 seconds, lamang ng isa yung ano, Denver. Last 10 seconds, nilalabas ni Rondo yung bola, pinapanood ko. Sabi ng asawa ko, Lex, kausapin nga kita dito. Sabi ko, sandali lang, tatapusin ko na itong basketball, 10 seconds na lang eh. Ano sabi ng asawa ko? Subukan mo, hindi mo na makikita mga anak mo. Saka tapusin lang, ba't naging hostage taking to? Sandali lang, tapusin ko lang. Lumapit ka dito. Para walang gulo, lumapit ako. Paglapit ko, ano ba sasabihin mo? Ano gusto mong pagkain? Pagbalik ko sa TV, tapos na. Nanalo, Lakers! 2 points! Oo, hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Ang masakit doon, tayo mga Pilipino, gusto natin tayo unang makakabalita para i-post natin sa Facebook. Ang mga bidabidang Pinoy, dapat tayo nakaka-post sa Facebook ng pinakabagong balita. Dapat nag-post ako ng Lakers for the win, Anthony Davis for 3. Ganyan tayo sa lindol. Di ba sa ibang bansa, ang lindol, ramdam mo talaga? Ang lindol di sa Pilipinas, dapat ikaw unang makabalita. Bakit? Ganyan lindol dito eh. Lumindol? Naramdaman mo, check natin sa Facebook. Di ba sa Facebook ito chine-check? Dahil alam mo may kaibigan kang bida-bida na talagang maramdaman lang na magpo-post pa, nahilo ba ako o lindol yun? Laging may kaibigan ko yung ganyan. Pag mamayabang pa yung kondo siya, nasa 38 floor ako, ang lakas dito, lumindol. Yabangan ng lindol dito, tatawagan mo pa yung kaibigan mo. Mare, lumindol sa inyo? Hindi, lumindol sa amin. Sa mga babae dito, chari utang na loob. Pag nanonood kami ng basketball, kami mga lalaki, sino man may mga asawa dyan, pag nanonood kami ng basketball, gusto nyo may kausapin? Importante? May first quarter, may second quarter, may halftime, third quarter, fourth quarter, tumatawag ng timeout yung coach, kausapin nyo kami doon. Pero pag last 2 minutes, tapos all ang laban, utang na loob, pagpaliban nyo muna. Kasi kahit kausapin nyo kami, ganito narinig namin sa inyo. Pwede po kita makausap. Sabi ng asawa ko, totoo to ha, sabi ng asawa ko sa akin, basketball lang yan para ka mamamatay. Sabi sa akin. Aba, binalikan ko siya. Talaga? Ba't ikaw, pag nanonood ka ng K-drama, naistorbo ba kita? Gano'n na pagka pinapanood ba si, ano, si Park Bo. Park Bo, puro sila Park eh. Tamo, yung babae, hindi naka-TS. Joke ko yun ha. Kunyari, hindi ko alam yung Park Bogum ha. Yung babae, hindi naka-TS. Bogum, Bobo. Nakarinig ako talaga ng Bobo. Park Bogum, ang gwapo. Pag yung asawa ko, oy, nasusunog yung bahay. Sabihin ko, nasusunog yung bahay. Sabihin nun, palitan na lang natin si Park Bogum to eh. Tinuruan ako na, tamo, may babae na naman doon. Tinuruan ako ng asawa ko manood ng Crash Landing on You. Sabi niya, manood ka ng Crash Landing on You.
Sa totoo lang, ang lalaki hindi pwedeng manood ng K-drama. Kailangan niya ng focus and attention eh. Nanood ka ba ng K-drama, Chari? Minsan. Nako, yung minsan. Na, kailangan niya ng focus ang K-drama. Ang basketball pwede, bakit? Matulog kami, final score lang mahalaga eh. Yung K-drama, dapat siyang tutok ka. JC, bakit? Malingat ka dyan, ligaw ka sa kwento. May subtitle eh. Pinanood sa akin, Crash Landing on You. O sa mga lalaki dyan, hindi alam ang Crash Landing on You, 16 episodes yun. Maganda naman. Ang kwento noon, si Captain Ri, ang gwapo. Militar, captain ng militar. Taga North Korea. Nagkagusto kay Seri, magandang babae. Sa taga South Korea. North Korea versus South Korea, love story cannot be. Okay siya. Ang problema ko lang, pinapanood ko yun pagkatabi ko yung asawa ko, lahat ng ginagawa ng hayop na Captain Ri na yun, kinukumpara sa akin. Naghawakan lang ng kamay, yung asawa ko, kilig na kilig, oh my God, Alex! Ang sweet ni Captain Ri! He's the best! Sabi ko, he's the best? Naghawakan ng kamay, he's the best? Nagtrabaho ako, pinag-aral ko yung mga anak mo, pinagawa ko itong bahay, hawak lang pala ng kamay ang kailangan mo. Eh sana naghawakan lang tayo ng kamay para kung the best. May isang eksena doon, kailangan ko talaga ng volunteer. May isang eksena doon, nawala si Seri. Saan nawala si Seri? Market! Sino ang salita ng market? Tita, nanonood kayo? Oh my God! Market, di ba tita? Totoo? Totoo po, di ba? Saan po? Saan po nawala? Market. Galing na sa bisita, sa principal sponsor, malaki ang binigay niya. So, dapat maniwala tayo. Nawala sa talipapa! Si Seri! Sabi ng asawa ko, oh my God, Alex, pag nawala ako sa talipapa, anong gagawin mo? Sabi ko, pag nawala ka sa talipapa, tanga ka! Ang liit-liit lang ng talipapa, nawala ka pa! Pagka nawawala ka, hanapin mo yung liwanag, yun ang labasan! Totoo naman, di ba? Sa palengke, yung liwanag yun ang exit, di ba? O kaya hanapin mo si Aling Bebang. Chismosa ng talipapa yun. Ituturo ang papalabas, ikukwento pa pala sa'yo yung buhay ng magbababoy kung ba't siya nabuntis. Alam nyo ba kung paano? Eto, matindi. Kung natatawa kayo doon sa pagkawala sa talipapa, eto, magugulat kayo. Paano niligtas ni Captain Ri, si Seri, tita? Anong ginamit? Si, may nakarinig ako. Kayo po. Ay, ako, buti na lang. May isa pang ibang tao naman para talagang... Bakit? Paano po naligtas? Paano po naligtas? Anong ginamit? Scented candle. Hindi siya candle. Scented pa. Hindi ko alam kung anong gamit ng scented na yun. Totoo yun. Captain Ri, militar, may dalang candle. Tumayo sa gitna ng talipapa. Tinaas yung candle. Nakita ni Siri. Sabi ni Siri, Captain Ri, tumakbo, slow mo. Lumabas na ako, nagugas ako ng plato. Pagbalik ko, Ri, parang slam dunk, 5 episode. Sabi sa akin ng asawa ko, Alex, pag dinigtas mo ba ako, gagamit ka ba ng kandila? Sabi ko, hindi. Ang higpit ng mga pulis. Imagine mo, papasok ko sa talipapa, dala ko kandila, harangin ang pulis. Ako punta, ligtas ko yung asawa ko, gamit ko yung kandila. Ulul, adi ka. Pati may pinululoko mo. Ganun lang nangyari sa akin, JC. Pinilit ko manood. Pag nag-asawa ka, may gagawin ka talaga na kahit ayaw mo, kailangan mo gawin. Para sa ikakatahimik ng buhay. Oo, nanood ka rin, no? Oo, nakita ko parang umiiyak sa gilid eh. Ano pinanood mo? Crash Landing din? Yung ano, startup pinanood mo? Hindi na, pangit yun. Oo, yung startup, di ko gusto. Totoo lang, kung gusto niyo panoorin yung startup, mabilis lang. Ayoko, kaya ako tumigil sa startup, pang apat na episode tinigil ko. Bakit? Hindi ako naniniwalang pang Pinoy eh. Sa conference room, may ka-meeting sila, yung tatay dumudugong ilong. Dumudugong ilong. Yung mga ka-meeting, hindi nila dinala sa clinic. Sa Pinoy, pag dumudugong ilong mo, lulukuhin ka pa eh. Nag-English ka, dadaling ka sa clinic. Hindi talaga dinala sa clinic. Nakasabay pa sa elevator, dumudugong ilong, nagkwentuhan pa sila. Saan namatay? Sa bus. Oh, may biniling manok, namatay. Hindi mangyayari sa bus yun. Mamamatay ka sa bus, kakausapin ka na konduktor. Excuse me, mamamatay kayo? Oo, pwedeng pabayad muna. Yun ang nangyari. Mag-adjust ka na dahil lagi na kayong nasa bahay. Saka kailangan mo na magbasa ng mga salita ngayon dahil ang babae, hindi yan straight magsalita. Oo. Oo, bumapit yung asawa ko, nagdadabo. Kinausap ko, may problema? Sabi sa akin, hindi mo alam.
Kaya kung ako tinatanong, hindi ko alam eh. So hindi mo nga alam. So parang gano'n na nga. Eh ba't di mo alam? Ang problema sa'yo, Alex, wala kang alam. Umalis, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam eh. Kayo, baka alam nyo. Pare, sinasabi ko sa inyo, oo. Ito nga eh, galit na galit ako dito sa mask. Dati, nung simula yung pandemic, galit na galit ako sa mask. Bakit? Pag sinuot mo to, wala pang 30 seconds, confirm mo na bad breath ka talaga eh. Yung matagal mo lang dinidinay, hindi ako bad breath ha, suotin mo to, 30 seconds, maamoy mo yung kinain mo. 2 days ago pa yun ha, pero ililigtas ka nito, JC. Ililigtas ka nito. Natuklasan ko. Minsan, nadala ako sa emosyon, napasagot ako sa misis ko. Inutusan ako, maglaba ka na, iman mo na! Hindi niya naintindihan. Pati yung pagsimangot ko na ta. Pwede kang magsimangot. Ang sayo mo, Alex! Sayo ko, love you. Higtas ka. Awang-awa ako sa mga babae dahil sa mask. Awang-awa ako sa babae dahil sa mask. Bino mo nag-invest kayo sa lipstick. Tapos isang araw, tatakpan nyo lang ng mask. Ang sakit, di ba? Yung mga kaibigan ko nga sa show business, nagpaayos pa ng ilong eh. 300,000, sabitan lang ng mask. Dapat nag-focus kayo sa kilay because kilay is life. Alam nyo ba, may parapol tayo, ang pau, maglalagay kayo ng pera. Ganyan nakatindi ang rapol ngayon. Nag-usap-usap po kami ng newlyweds. Sabi niya, Alex, paano ba papapaistay yung mga tao bukod sa stand-up mo? Sabi ko, magparapol ka. Dahil ang rapol talaga nagpapastay sa tao. Oo, naimiss ko na sa kumpanya. Alam ko, pandemic tayo ngayon. Naimiss ko na sa kumpanya yung rapol pag nag-host ako. Kasi ang rapol, mahalaga talaga yan eh. Bakit? May mga umaalis bago bumunta sa kumpanya, magra-parapol, sasabihin sa mga pamilya, Ma, pag nanalo ako sa rapol, may iaon ko na kayo sa kahirapan. Ganong katindi. Ganong katindi ang rapol. Oo. Naranasan nyo ba yon? May mga rapol nga. May mga rapol na parang ayaw ipamigay. May mga boss ba dito ng kumpanya pag magpapanas? Magpaparapol po kami. Ang mananalo sa rapol, kailangan po 1 year na sa kumpanya. Walang absent, saka walang late, at magandang performance. Sa'yo, kung magpaparapol ba kayo, mag-a-award kayo ng ano, Nobel Prize.